Ayan. So, sino yung gustong sumama sa inyo? Bakit? Anong gagawin natin? So, for today's video, mamamalengke tayo. Pero hindi tayo punta physically sa supermarket o sa palengke. Magdudot-dot lang tayo. So, gagawin natin to dito sa Lazada. So, bago tayo mamili, may mga bagay lang tayong dapat tandaan. Okay? So, una, dapat yung seller na pag bibilhan natin ng mga kailangan natin is mataas yung ratings. Tsaka, trusted na natin. And then, at the same time, dapat yung chat response mataas. Tsaka, yung reviews ng mga items, bawat item na bibilhin natin, dapat mataas din. Yung kung may bad reviews man siya, at least isa, dalawa, tatlo, mabibilang lang sa kanang kamay. Hindi ganun karami. Kasi, kung maraming bad reviews yung item na bibilhin natin, aba, mag-isip-isip na tayo. Tsaka, para makatipid tayo sa shipping, dapat titingnan natin kung ano pa yung ibang mga item na binibenta ng seller maliban dun sa kailangan natin para dun na natin bibilhin. Kasi, mas maraming seller, mas maraming shipping fee. So, logi ka dun. So, ayun. Paano ba yung tinitingnan? So, pupunta lang tayo dito sa loob ng app. Si-search natin yung seller. And then, pupuntahan natin yung profile niya. Pubuksan natin. And ito. So, chat response, 100%. Which is very good. At the same time, yung ratings niya is 95%. Which is mataas. So, legit. Hindi ka nito bibiguin, hindi ka nito paiiyakin. Ayun. So, maliban doon, responsible din tayo sa pagbabasa ng mga reviews bago natin i-add to cart or i-check out yung item. Yung tip na to, applicable to sa kahit anong item na bibili natin dito sa mga online platform na to, especially dito sa Lazada. Importante din na meron tayong listahan ng mga bibilhin natin para makapag-save tayo ng oras at the same time, hindi tayo mag-over budget, hindi tayo maliligaw, hindi tayo masu-short. So, ilista na natin. So, pagkatapos nating finalize yung listahan natin, pwede na tayong mag-add to cart. So, kagaya na sinasabi ko kanina, dapat familiar tayo kung ano yung mga binibenta ng seller. So, meron silang mga kagulayan dito. Ayan. Meron silang fruits, fresh chicken, mula sa paa ang sa buong manok. Ayan. Meron ding pork, merong beef na napakamahal. Ayan. So, once in a while, pag medyo nakaluwag-luwag, pwede tayo sa mga ganyan. Pero, at this point, pass mo na. Meron yung seafood, syempre. Tapos, may dried seafood, may bigas, may itlog, groceries, specialty ingredients, mga pamunggo, papeche, noodles, tapos snacks, ito pa. Meron sila mga bestsellers. Ayan, so since guided naman na tayo kung ano yung mga bibili natin, after nating ma-add to cart lahat,
isang mabilis na pasada lang, titingnan natin kung tama yung bilang. For example, ito, isang litrong toyo, isang pirasong lechin, chicharon, kamuting kahoy, munggo, sibuyas, tinapa, pawang, pork cubes. O, diba? At least magugulay ka. Wala ka mong pambili ng pork. Huhulugan mo lang ng isang nor cubes. Maglalasang pork na siya. O, diba? Para hindi naman feeling up eh, na hindi ka na makabili ng pork. Diba? Para maglasa lang. Maglasang pork. Yan, may gata. Dalawa. Para sa hindi. Para sa kamuting kahoy tsaka sa sa laing. Tsaka paminta, luya, laing, mantika, dilis, breading mix, toyong tilapia, tangkit, chicken cubes, paa ng manok, tsaka tanglad. Ayan. So, after nasiguro natin na kompleto na lahat, wala tayong nakalimutan, pwede na tayong mag-check out. O, diba? Madali lang. So, eto, i-check out ko today, bukas ng umaga yung delivery nito. May mga seller din naman na same day pag check out na siya ng umaga o sa umaga, dinideliver nila sa hapon. Pero depende pa rin sa seller yon. Bihira lang yung mga seller na ganito. Share ko yun sa inyo sa next na video. Pero sa ngayon, ito lang muna. So, shoutout nga pala sa napakaganda kong kumare na kusinera na mahilig magluto, na racket magluto, si Mamang Sasa. Ayan. So, madam. Ayan. Mga kailangan mo sa pagluluto, pwede mo rin ilasada. Ayan. So, yun lang for today's video. Kita-kita tayo sa next. Sana nagustuhan nyo. So, paki-like lang po. Paki-share. Tsaka, subscribe na rin po. Yun lang po. Maraming salamat. God bless.